pupuntahan ko ngayon mga pre yung kaibigan kong technician na sobrang busy mga pre sa dami ng kanyang mga repair. So puntahan natin mga pre ating tulungan sa pag-repair para naman hindi siya maging busy, maging mayor na siya mga pre. So tingnan natin kasi itong shop niya kasi mga pre is sa tabing kalsada talaga, kaya mas madali siyang lapitan ng mga customer. Pero bago niyan mga pre is intro muna tayo. Malaking advantage talaga mga pre sa isang shop pag malapit sa kalsada, lalo na itong shop ng kaibigan ko, nasa gilid talaga ng kalsada mga pre, kaya tambak yung mga amplifier niya dito, kaya napatawag siya sa atin na nagpa-rescue para tulungan natin siya para sa ano, mga repair ng kani, kahit pa paano naman mabos-busan mga pre, kaya naman hindi naman tayo busy, kaya dagdag content dito mga pre. So yun, yan, meron tayong isang amplifier dyan mga pre, and concert yan, and dyan yun, yan yung lamisa natin mismo mga pre, 14 pumarari kasi rescue lang tayo dito. So itong pisto natin medyo din ano, nanibago ko mga pre kasi ang lalim pala ng ano sa likod nito, malalim. Medyo takot pa naman ako sa mga mataas na lugar mga pre. So, pero yung content natin dito is focus lang tayo sa ano, amplifier. Itong amplifier, problema ng amplifier na ito mga pre. Bali ang problema ng amplifier na ito mga pre is ano, testing muna natin ha, para malaman natin. Pero ang sabi ng kaibigan ko nito is okay ang pikas channel, tapos yung kabila is Gralgal siya mga pre. So titesting natin, audio test natin mga pre. Yan, hanap tayo ng audio signal sa kabila. Okay raman na magunsan dagan niya gagmay watts pa sa tungkang nagsirbis sa muhon. Si tungkaraan with access una ba? Nabangon man RDM pangan. Alo pigon ni kupat sabaho, undag ko kuat. Nudyo test natin yung kabilang channel mga pre at nilipat natin sa kabilang channel, baka dito yung sinasabi ng kaibigan ko na Gralgal. So Gralgal nga yung kabilang channel mga pre. So sa pag troubleshoot natin istukoy na natin kung saan tayo mag-focus. Yung kabilang channel lang tayo magpo-focus pag troubleshoot mga pre. Nung kita ka nating board mga pre, tiningnan natin yung mismong main board ng driver amplifier. So binivisual check natin to mga pre. So ang daming kalawang. Ang experience ko mga pre sa pag repair ng mga amplifiers, mga lalo na ganitong mga problema is ano, yung mga kalawang na pyesa talaga mga pre yung pinakaunang dahilan. So kaya importante yung visual check mga pre, tingnan natin yung mga paa ng mga pyesa kung meron bang ano, mga kinakalawang. So kailangan natin palitan yung mga pre, dahil kung hindi ba yan ano, magka-problema ngayon is sa ano, sa kasalukuyan ay magka-problema din yan mga pre pagka magka-back job pa tayo niyan, kaya mas maigi na papalitan natin. Pero nakadepende din yan mga pre kung customer natin is kulang sa budget. Yun, i-explain lang natin ang maigi para hindi babalik sa atin yung ano, problema. So ang unang gawin ko dito is papalitan ko yung mga kinakalawang na pisa. So yung mga pisa mga pre na pinapalitan ko mga pre, gusto ko mang palitan lahat mga pre gaya ng sinabi ko kanina, pero yung tumir nga sabi ng kaibigan ko is hindi masyado ano, hindi masyadong merong budget mga pre, kaya nagtipid din para lang ano magamit. So
Ano, ito lang muna yung pinapalitan natin, yung mga makalawang talaga. Nang napalitan natin mga pre, so ititestink natin, sound check natin. O audio test na lang mga pre, para kakapain lang natin yung signal. At tingnan natin kung surtihin tayo. Ito yung ano, volume muna natin. Ito yung ano, yung channel na good kanina. Try natin ano, kapain good. Ayan, good yan. So yung kabilang channel, yung ano, yung garalgal. So, ayan, masip muna natin yung good kanina. At lipat natin sa kabila. Yan, kabilang channel, yung garalgal kanina mga pre. So titesting natin. Ipit ko lang muna, kasi medyo maingay yung ano, kaibigan natin nag grinder. So napakinggan naman natin mga pre, so parang good na siya mga pre, unlike kanina na nung kinapa natin yung kaniyang signal is yung garalgal talaga. So bago nating putulin itong video na ito mga pre, is gusto ko lang mag-disclaimer po sa mga viewers natin. Itong video natin ito mga pre is para lang po ito sa mga baguhan or gustong magtutong mag-electronics. Itong pinagpakita nating tips dito mga pre is yung pinaka-basic na gagawin, visual check. At yung mga kinakalawang na pisa ay kailangan talagang palitan mga pre, dahil siya po talaga ay nagiging number one cause ng pagkasira ng ang amplifier. So napatunayan naman natin to sa itong ni-repair natin ngayon dito is ano, kalawang lang yung mga kinakalawang na pisa na napuputol dahil sa kalawang na pisa ang yung pinaka main dahilan. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik na, hindi na mas marami pang trouble. Visual check lang, palit mga kalawang, so tapos na mga pre.